telling people his seven feasts. Therefore, hear me now, my children, and do not depart from the words of my mouth. There is no longer Jews or Gentiles. We are all in this one fold because we enter through our belief. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. The Bible is teaching us about the urgency of time. Sa pagtanggap kay Kristo na siya na tagapagligtas. Well, hello, 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 hello! Welcome po sa ating programang Bible Cafe. Wow! Good day, good morning, good evening. Kung nasa man po kayo right now watching this program, we welcome you. Magkaiba man po yung ating time zone. We have one purpose at this time, and that is to study the Word of God, and that is to mag-interact tayo sa mga subjects, sa mga comments, questions ninyo na gusto po ninyong pag-usapan natin. Welcome po. Ito po si Pastor Ram Gamboa ng Calvary Chapel, Baguio City. At at the moment, broadcasting dito sa ating Las Vegas Satellite Studio. At ang mga aking mga kapatid, kapatiran, nandyan naman sa may Baguio City. Momentarily, we will also give the time sa kanila. Today, ang ating pong opening will be sa Proverbs chapter 10, verses 1 to 7. It is a one random facts about the different outcome ng at least two different kind of people. One is the lazy one, and the other one ikukumpara yung the righteous from the weak. Every program, meron po tayong opening na at least meron pong mensahe sa atin ng salita ng Diyos. Even looking at the every line ng Proverbs, we hope and we pray na ito will be our kumbaga, meal of the day when it comes to something that we meditate throughout the day, at least dun sa mga nagsisimula pa lang. Like us dito sa Las Vegas, ay the sun is just at the moment rising up, at least the sun. Sa other places, sa Pilipinas, kung kayo po is about to sleep, meron naman po kayong babaunin na magandang mga pag-uusap, mga magandang katuruan, even coming from the Bible. You cannot go wrong either way, kahit saan po ang inyong location at the moment. Yan, salamat po. This is the Bible Cafe program na kung saan we study the Word of God. We give that kung meron po kayong mga comments, questions, one, sa mga sa pinag-aralan natin. Two, kung meron po kayong mga personal questions regarding sa inyong personal life or something that you wanna understand sa Bible. Actually, dun po nalilimit ang ating pag-uusap dito. And ang Bible Cafe po has been on air for number of years. But lately, dito po, nabigyan tayo ng pagkakataon ni Yahweh to broadcast naman worldwide. Pero nalilimit po ang ating discussion dito dun sa we wanna reach, we wanna feed ang ating mga kapwa Kristiyano. Yan po. We wanna tell yung mga outside the Christian circle on what is the Word of God. And it is for them to choose whether to continue in their path or they can consider the path that Yahweh is trying to tell us. Mm-hmm. Oh, many of the pulpits ay medyo na misrepresent to what Yahweh wants to tell ang mundo or iba ng mga tao. Now, debate. Kung debate po, we will have a little room when it comes to debate dito sa program na ito. Yes. Gusto ng una,
mas maganda, let's use this program in time for the sake of beneficial po sa atin. Kasi alam po natin, it's just a matter of time. May mga magdi-debate sa atin dito na they will try to make us believe or see things according to their view. Well, hindi naman po natin sila trying to make them agree and see the same view we have. So wala po tayong ma-accomplish doon. We are more into viewers like you just wanna benefit from the study, lalo na kung ito ay sound naman coming from the Word of God. We continue to pray, and our prayer warriors, even dyan po sa Baguio City, we continue to pray po. Now, we will stick to what just Yahweh is telling us every time we study the Word. We will not eisegesis. We will not eisegesis scripture. Ibig sabihin, we will not import any ideas from our perspective idadagdag sa Word of God. It's always exegesis. It's always exegit ang ating pag-aaral. Kung ano lang po yung sinasabi niya, that we will share po sa inyo. Yan. Again, welcome po sa ating Bible Cafe. Si Pastor Ram Gamboa po ito. Nakita po ninyo ang bago nating OBB. At salamat sa ating mga engineers, Sir Oliver, salamat po yan. Sir Theo, Sir Tony, thank you sa inyo pong continuous na labor on how we can even bring something more better sa ating mga viewers. May Yahweh bless you, each one of you. Salamat po. Sa aking mga kapatid, kasama dyan sa Baguio, ano na po ba ang oras natin dyan? Hello, Pastor. Good morning po dyan sa may US of A. Yes. Ang oras po dito sa Baguio City ay Bible Cafe time na! Yeah, all right. Welcome po sa ating episode, Thursday episode ng ating Bible Cafe. Again, si Brother Andy Puerto welcoming you all. And at the same time, I would like to challenge each of us that as you are joining us, nawa ay hindi lamang po tayo nakikinig, but we also want to hear from you about your idea, about your opinion, about even sa mga nangyayari po ngayon, current events na ano ba yung sinasabi ng Bible when it comes to this, when it comes to that. Ano po, we would like to interact with you even sa mga katanungan po ninyo sa salita ng Diyos. Kaya samahan niyo po nawa ang ating episode, and hoping that we will hear from you, either comment man po or suggestion, or most especially possible ay katanungan nawa or katanungan po na magagaling po sa inyo. Welcome po sa ating episode sa araw po na ito. Hi guys, good evening po dito sa may Baguio, and good morning naman po dyan sa may US of A. Kamusta na nga po kayo lahat dyan? I hope that you are doing fine. And welcome po sa lahat dito sa program The Bible Cafe. Bible Cafe is brought to you by Calvary Chapel, Baguio City. Yes. In cooperation with the Leader News Philippines. Just come on board. Just give in your questions, even your suggestions, your greetings, and even any topics that you want us to tackle. I feel free to drop it in our comment box. And if you want to be part of Bible Cafe by spreading the word, you can share it to your family, loved ones, even relatives from here or even sa abroad by sharing it over Facebook. And even pag na-miss niyo po ang live broadcast ng Bible Cafe, you can watch us at YouTube. So ayan po. And if you want to reach us, we have these numbers, hotline numbers, 0927-494-21754 Globe subscribers, and 0949-736-5000. And once again, welcome po sa program. Makibahagi po kayong lahat by dropping all your questions and even your personal experience sa inyong buhay Kristiyano po. Maraming salamat and welcome to one and all. Brother Manny po ito muli, kapatid nyo kay Kristo. Minsan pa ay kami po yung nag-iimbita na kayo po yung manood at makinig sa programang ito na The Bible Cafe. Tunay nga po na ito ay napaka, kumbaga sa pagkain po ay napaka sustansya po ito sa ating spiritual na buhay. Dahil marami po tayong matututunan. Amen. Lalo na sa pagpapaliwanag ni Pastor Ram kung
ano man po yung matatakil po natin dito sa chapter 10 ng Proverbs, ay nawa po ay mag-bless kayo. Amen. At maging mag-enjoy po kayo sa inyong panunood at pakikinig sa programang ito. So once again, ay kami po yung nagpapasalamat sa inyo and good evening po sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat po. Kung kayo po ay may mga Bibles or Biblia, ay we would like to invite you na makibukas po kayo sa amin. Dito po sa ating Proverb of the Day or yes. Proverb of the Night na dito po sa Proverbs 10 verses 1 to 7. Pastor Ram, may we ask Brother Money to read ito pong scripture po na ito? Yes, absolutely. Verses 1 to 7. Go ahead. Alright, maraming salamat po. Ayan. Okay po, kami po yung nag-iimbita sa mga nanonood at nakikinig. Kung mayroong Biblia po kayo dyan, makipagbukas po kayo sa amin. Ang talakayan po natin ngayon ay dito sa Proverbs chapter 10. Buksan po natin ang ating mga Biblia, Proverbs chapter 10 verses 1 to 7. Yes. Yes. Sabi dito sa verse 1, a wise son makes a glad father, but a foolish son is the grief of his mother. Treasures of wickedness profit nothing, but righteousness delivers from death. Verse 3, the Lord will not allow the righteous soul to famish, but he cast away the desire of the wicked. He who has lack hands becomes poor, but the hand of the diligent makes rich. Verse 5, he who gathers in summer is a wise son. He who sleeps in harvest is a son who calls shame. Verse 6, blessings are on the head of the righteous, but violence covers the mouth of the wicked. Verse 7, the memory of the righteous is blessed, but the name of the wicked will rot. Ayun po yung pag-aaralan po natin ngayon sa Proverbs chapter 1 up to 7 po. Ayan. Back to you, Pastor, dyan sa my Las Vegas satellite studio. All right. Proverbs 10 verses 1 to 7. Yes, right. Salamat, Brother Manny. Right. Yes, it is a at this point, King Solomon is in what you call random. He tries to give instruction and advice, all these things in his mind, according to his observation sa buhay, according sa wisdom na binigay ng ating Panginoong Yahweh, every line ay meron po siyang gustong ipaabot na lesson sa atin. Yan ang proverb. Hindi po yung one is connected to one. They will only be connected. Ultimately, they are all within the counsel of Yahweh. Pero dito, we identify the one, yung maayos na anak, yung tamad na tao, yung yung matuwid na tao kumpara sa isang ano yung buhay ng isang matuwid na tao kumpara sa liko o yung masamang tao. Nagsimula po siya sa verse 1, ang sabi niya, a wise son makes a glad father, but a foolish son is the grief of his mother. In antithetic po siya kasi may ginamit siyang word na but. Ibig sabihin, kinocontrast niya yung first line to the next line. Pero ang sabi niya, a wise son makes a glad father, but a foolish son is the grief of his mother. Isn't it pareho lang? Kung wise yung son, magaglad din yung mother. Kung foolish yung son, magigrief din yung father. But what is Solomon trying to tell us is much more. Mm-hmm. Much more. Ibig sabihin, pag maayos yung anak, yung bata, ay pag nag-grief, pag maayos yung bata, pag nag-glad ang ama, that counts a lot more than sa nag-glad ang mother. It doesn't mean hindi glad yung mother pag masunurin yung bata. Pero mas
na natutuwa, nagagalak ang ama. Why? Because ang ama will watch the person. We think individually kasi ang ang mga lalaki. Ang mga lalaki, they think individually. Unless na medyo malambot ang puso mo, no? Father, mas matigas po ang puso ng mga father kumpara sa mga mother. So let's say maayos ka hindi lang sa anak ka niya, kundi in his mind na wow, maayos tong anak ko. Pag natuwa yan ay it has a different credit or point sa bata pag na ang ama. Now, father kasi basically you do simple things, nagagalak na si mother eh. You see? Kumbaga, madaling matuwa si mother. Iba yung mga nanay eh. Pero pag ang father, siya yung napagalak mo. Siya yung napatuwa mo sa iyong buhay bilang anak. That is something else. Ibig sabihin, that counts more than natutuwa si mother. And then ngayon, sabi niya, a full son is the grief of his mother. Alam po ninyo, the mother will take so much from you. Yung error natin. Yung mga kakulangan natin bilang mga anak sa ating mga mother. Our mother will put up many things sa atin. But the moment na nag-grief na siya sa'yo, wow. Ano na yan, medyo malayo pa na dun sa katigasan ng ulo mo. Kaya, yung po bang father, hindi siya nag-grieve pag paso ay yung, yes, nag-grieve siya. Pero remember, ang mga father, they think, ang mga lalaki, they think compartment, individual ang mga yan eh. The father can easily say, alright, if you wanna do it that way, you do it that way. The mother will not do that. The mother will always be, kasi nga, dahil galing ka sa kanya, pag siya'y nag-grieve sa iyong tiyak na buhay, that is not a good thing sa mga mother. Kaya dito, ang tinuturo ni King Solomon na, hey, make your father glad sa iyong buhay bilang tayong mga anak. Now, do not make your mother get to the point that she will grieve yung klaseng buhay na tinatahak mo. Go back. Time to go back. Instead, make your father glad. Ayan po ang comparison niya. Ano po? Verse 2, sabi niya, treasures of wickedness profit nothing, but righteousness delivers from death. Kung ito ay antithetic, some part ng unang line is not so clear, and some part of second line is not so clear, pero if we will combine, it will help to tell us what is Solomon trying to tell us. Treasures, alam natin yung treasures, yung kayamanan, of wickedness profit nothing. Anong i-profit natin niya? Ibig sabihin, di ba, ang kayamanan, it profits many things. Okay. Pero, if we will look at the second line, but righteousness delivers from death. Ibig sabihin, kung ikaw yung matuwid, na ikaw ay mapapalayo sa kabatayan. Eh, bakit? Eh, ikaw, righteous ka, whether you have money or not. Wala, hindi ka nag-create ng enemy that will hunt you, that will kill you. You are not in a lifestyle that you are harming, you are neglecting your health. That is righteousness. Pero ang peace ng mga mayayaman, we know, even sa panahon po natin, dali natin sa context natin, we hear many people, all they is to store up wealth. Pero the moment na sila'y magkasakit, what happened? Their money did not save them. Or marinig natin, tinatambangan sila, sure, kinakulimbat mo yung buong kayamanan ng syudad na
kung saan door o kung saan ka governor, pag tinamban ka, you're dead. Walang magagawa yung pera mo, yung tulog mo, yung good time mo, that takes part of your health eventually. Pag ikaw ay nagkasakit, lahat ng nakulimbat mo ay wala naman magagawa yan, kahit saan ka hospital mo, kahit saan pa. So that's what this treasure is of the wickedness. Mm-hmm. Pero sa righteous person, whether you have simples or whether you have wealth, that is life. So anong paanyaya dito? Let's pursue righteousness. Now it's what we have, it's what, who we are before Yahweh. Kasi win-win po yan eh. And then ang verse 3, the Lord will not allow the righteous soul to famish, but He casts away the desire of the wicked. This is another one. Antithetic siya. First line is not so clear. Ano yung mag-famish? Yung magkulang ang kanyang, o hindi naaabot ang famish. Ano yun? Pagkain bang pinag-uusapan? Tingnan natin yung second line ng verse 3. But He casts away the desire of the wicked. So ibig sabihin, ang righteous one, yung soul niya, just because he is living according sa kalooban at instruction ni Yahweh, every one of us, we have a desire. And that goes up to our petition before Yahweh. Now, those desire, that will not let us hanging doon sa mga inaasam-asam natin, or the things that we pray. Hindi niya yan iiwan sa ere, because He is a faithful God. And yet, ikaw ay righteous, of course, you will not ask some evil things or carnal things or material things alone, kundi your request, kung ikaw ay righteous, you will also ask for righteous things, yung according to His. Pero ano naman yung desire ng wicked? Ang desire ng wicked, that has nothing to do sa ating Panginoong Yahweh. Ano po kaya ang lesson na makuha natin dito? Well, all of us, we pray. Di po ba? Actually, last night, we had our prayer meeting dito sa CEMI Las Vegas. And everyone pray. Sabi ng mga Buddhist, they pray. Ang mga Muslim, they pray. You name it. Lahat ng religion, they pray. But who among them kaya that the Lord will consider the prayer, the desire of each's heart? How about those people who just pray without having the consideration according to the boundary of what is approved before Yahweh? Well, you can continue to pray and pray and pray, but if that is not according sa kanyang will, that is wicked. And don't involve Yahweh dun sa mga dinidesire mong things na at times, yun ang kinakapahamak ng mga tao. Kaya dito, yung mga desire mo, if you are righteous, we have desire, and yet, count on it. Yahweh knows, and Yahweh is working on them. Verse 4, he who has a slack hand becomes poor, but the hand of the diligent makes rich. Simple ito. Pareho nilang dinadala yung idea na huwag maging tamad. Kung ikaw ay masipag, dyan nga sa Pilipinas, sa Pilipinas, yung mga gasoline station, full service po eh. Hindi po tulad dito, self-service sa Amerika. Sa Pilipinas, full service. Meaning, pag magkarga ka ng gas, ay may gasoline boy, may gasoline person, excuse me. May gasoline person that will pump your gas. Hindi lang yung mag-pump ng gas, may maglilinis pa sa windshield mo. Yes, apa. Full service po ang tawag dyan. Kaya mas mataas ang gas sa Pilipinas kumpara sa gas dito. Actually, meron pong mga full service dito sa Amerika din. I know a place dito sa
Sahara and Eastern full service po gasoline station, kaya mataas yung kanilang mataas sa self service. But here I've noticed sa mga gasoline person, pag sila ay oh good morning po, sabi nila, and then they clean your windshield and everything, I look at their faces, no, I observe yung mga yung kanilang mga kilos. Sabi ko, if this person is a Christian, if this person will continue in that kumbaga yung spirit of doing those things, I really believe Yahweh will bring them or will bring that person somewhere and somewhere good. Hindi po tayo, kumbaga ikaw masipag kang tao and then ikaw ay into the word of God and Yahweh will leave you just there for the rest of your life. Hindi po yan ang Diyos na alam natin. Kumbaga, He will, being diligent, He will bring us into a position that someday you will also gather well. But the more important is you are still a righteous. Ngayon, yun ang benefit ng pagiging masipag. Mm-hmm. Of course, incorporate mo yung pagiging matuwid. Kasi marami ng mga masisipag na tao ngayon, na lalo na dyan sa Pilipinas, yung mga networking and everything, walang time na hindi sila tumitigil sa, pero ang tanong is, how is your health? Gusto mo yung health ninyo? Yung sobra mong pagiging diligent, you're no longer in the boundary of righteousness, na tuloy ang health mo napapabayaan, tuloy yung relationship mo sa family mo napapabayaan, tuloy yung service mo, talent mo, gifts mo na dapat nagagamit ni Yahweh ay binubuhos mo lahat dito. Huwag naman ganon. Put it into a balance. But the lesson is, huwag maging tamad. Kasi pag naging tamad ka, magkukulang ka eventually. He who has a slack hand becomes poor. But the hand of the diligent makes rich. Incorporate po natin na dapat nakasama yung katuwiran dyan. In verse 5, he who gathers in summer is a wise son. He who sleeps in harvest is a son who causes shame. Siyempre, ang context dito, ang background nila, during the time of Solomon, men are involved dyan sa tinatawag na agriculture. Basically, yun ang pinaka, ano nila, livelihood. Kaya pag summer, there's so much to do. Kumbaga, you can plant, you can clear, you can harvest. Summertime yan eh. There's so much to do sa field. Pero kung ang isang tao ay summertime, wala siyang ginagawa, yun ang sabi niya, causes shame. Sabi niya sa second line ng verse 5. Now, ano naman po ito sa context natin? Ang context natin ay ito. At times, may mga na-open na opportunity for us to gather. Remember, ang summertime is a time to gather sa kanila. Okay. Sa atin, may mga opportunities. Hey, wait a minute. This is an opportunity. And then, will you get involved or not? Pag hindi ka nag-involve dyan, you are a lazy man. Pero kung ikaw, you see the opportunity, whether you make a little money or you make a lot of money, hey, this is something I can add sa pagkain ko. You go for it, then hindi po tayo nagiging lazy. Yahweh will bring us the opportunities. Hindi naman tayo opportunists na hindi tayo mapakali na we're looking for way na tayo kikita ng pera. Iba naman po yun. Maraming mga Pilipino nandyan sa Pilipinas, guilty of that, na to the point na wala na yung focus. Pag Sunday, punta lang sila sa church. Pero ang focus talaga nila, how to build more money and money. Sa verse 6, ang sabi po niya, blessings are on the head of the righteous, but violence covers the mouth of the wicked. Kung titignan mo, yung isa head, yung isa naman, bibig. Pero ito, may they add to each line and then it will make sense. Ang ibig sabihin, ang sabi niya sa verse 6, blessings are on the head of the righteous. Ganyan po mag-isip ang righteous on how he can be well or how can he help others to be well. O yan, di ba? So when you talk,
you talk about, hey, how can I bless you here? How can I help you here? Yan ang nasa kaisipan niya eh. Kasi ito yung kaisipan sa next line. Yun din ang wicked. Kasi pag ano, kung ano yung nasa kaisipan mo, yun din lalabas sa bibig mo. Kaya yung second line niya sabi, but violence covers the mouth of the wicked. Yan ang mga balakin niya, yung mga plano niya sa kanyang kaisipan. Pag magsalita yan, yan, na-expose kung ano yung gusto niyang paninira, kung ano yung gusto niyang violence na gustong mangyari sa kanyang kapwa. Antithetic sila, magkaiba. Yung isa, he thinks of life. One thinks and so speaks of death. Verse 7, the memory of the righteous is blessed, but the name of the wicked will rot. Wow. Ang sabi niya, the name of the wicked will rot. Kahit gaano pa ang na-accumulate mo sa buhay na ito, kahit how much experience, kahit napasyalan mo ang tinatawag na earth, sa lahat ng sulok niya ay napuntahan mo, kahit nakain mo ang lahat ng pagkain sa mundong ito. And yet, kung ikaw ay masama, eventually, mawawala lang. They will not remember you. It's good, they won't remember you. Because remember, what is to remember sa taong wicked? They will only remember your wickedness, yung kalikuan mo. Even you don't want to be remembered. Remember? Ayo, naalala ko sa ano noon na ginoyo tayo. Oh, naalala ko sa ano, ginulang tayo. Oh, ikaw mismo ayaw mong ma-remember eh. Yes. Pero the righteous will be remembered because of the life that he poured, that yes. life na nabird dahil sa kanya. Who can be the person kaya na we can think at the moment? You got it. Yeshua. Yung isang buhay niya. He actually lived it to pour out and brought many more lives in return. Kaya yes. tingnan mo, there is no other name until sa present time natin. The Antichrist, the world, and all these people who are in the power and authority, they've been trying to put off the memory of Jesus Christ. Even yes. Yeshua ay hindi po mangyayari. That's how true this line ng sabi niya, the memory of the righteous is blessed, but the name of the wicked will rot. Ayan po ang ating proverb of the day. Salamat po. Alright. Ayan, maraming salamat po, Pastor Ram, sa kapaliwanagan. Napakaganda nga po, especially itong last verse na the memory of the righteous is blessed. Na, kumbaga, yung pumasok naman po dyan sa aking isipan na habang si Pastor Ram po ay nagpapaliwanag ay yung ano kaya yung maisip ng isang tao when time comes na ma-remember po niya pag wala na po tayo sa mundong ito and then na-remember yes. niya tayo. Ano kaya, or na-remember po tayo, ano kaya yung kanilang maiisip or magiging reaction? Mai-encourage po kaya sila or ma-edify? Ano po? Kasi dito, dalawang klaseng tao, righteous and wicked. The name of the wicked will rot. Sometimes, naririnig nga po natin na minsan pag may naalala yung isang tao na si ganito, ay iba po yung ano nila eh, impression. Meron naman po yung iba pag naalala, ay nako, si ano, ganito, nung dati, nung nabubuhay pa yon. In other words, meron po siyang magandang iniwan and challenge po yun, I believe, sa bawat isa po sa atin as we go sa ating pong buhay sa mundo pong ito. Yes. I would like also, I believe Pastor Ram, si Brother Manny and Brother Dennis, meron din pong follow-up question regarding po dito. And I would also want to start yung clarification lamang po, Pastor Ram, regarding dito sa proverb na atin pong nabasa. Etong sa, let me start po, sa verse 2 po, Pastor Ram, na po. Sabi po niya, treasures of wickedness profit nothing. But righteousness delivers from that. Can we also say, Pastor Ram, na etong ibig sabihin po niya ay, or can we also say na yung treasure doesn't profit anything, it's because it cannot bring anyone to eternity as the Bible promised. Kasi yung, on the basis po dito sa, but the righteousness delivers from death. Kasi alam naman po natin na all of us will
dadaan po talaga dito, physically mamamatay. So, can we also say din po na it's because it cannot bring anyone and to eternity, and like what you've said po kanina, it cannot really give you a real life sa buhay po na ito. Sure, yeah. Pwede yan. Absolutely. Parang yung mga prophecies, no? May mga prophecy na it is meant for single fulfillment. May mga prophecies na may prophecy na it's dual fulfillment. Oh, yes, may mga prophecy naman na multiple fulfillments. Yan, no? Ang line na ito, of course, yung pinaka primary context niya is talking about their time. It's talking about people who brings wealth, and yet when the time will come, even their wealth will not protect them. Tama. Apo. Yun ay literally we can apply it sa ating buhay, like yung mga yayaman ngayon. Ngayon, will there be another setting that we can apply this particular verse? Absolutely. Pwede yan sa ano, kumbaga yung sa spiritual naman, kahit na how much, pero we have to change naman yung wealth pag naging spiritual siya. Hindi na siya literal na pera. Kayamanan hindi po. Siya literal na, kayamanan. Iba naman. Dito, pag ginawa natin siyang eternal life, we're talking about many people are very intelligent. They're very knowledgeable. Yung kanilang library, books, volumes after volume and everything. Yeah, there's so much. But yes, that will not bring them to life. Mm-hmm. But the righteous, they have a simple understanding sa Bible, will usher them to eternal life. So, ita-transform lang natin yung mga elements. Ah, yes, kung apropos, sir. Kung dito pera, dito ngayon ay iba na yung wealth. It is now also something spiritual, hindi tangible. Maraming marunong na tao eh. They know just about everything, about things about this world. They know it. Mm-hmm. Pero they know about the way na makakarating sila sa buhay na walang hanggan. They don't. So that will exclude them sa life instead. Mm-hmm. Death, the things they engage themselves, merong ano, merong hanggana, death. Mm-hmm. Yan. Yan. Salamat po, Pastor Ram. Salamat po, Pastor Ram. Yes. Pastor, regarding po dun sa verse 1, what if yung, sinabi niyo po na yung father is like a tough person sa isang anak, then yung mother is medyo soft. Tama. What can you say, Pastor, dun sa ginawa po ni Rebecca dun sa Genesis chapter 27 nung gusto niyang i-ano yung inheritance kay Jacob in on behalf of Esau nung pinatawag ni Isaac yung kanyang panganay para ibigay yung blessing ay dinisive ni Rebecca si Isaac na si Jacob po yung nakakuha nung double portion na inheritance. Ano po yun, Pastor? That is a typical mother. Ang mga mother ay will I use the word may pagkakonsentidor ang mga mother. Kaya that is another character ng mga mother. Dahil nga si Jacob ay he mostly stayed homeboy kasi si Jacob. Yes. And obviously, kung si Rebecca, a typical mother, stays in her tent, stays in the house chores, who could be more helping her among the two? Sure, meron silang mga servants, but you see your mother doing this, doing that, you mostly are candidate to accompany her. Kaya mas malapit ngayon si Jacob kay Rebecca. That's why he's just a typical parent kung sino yung constant na nandyan sa tabi mo, giving you company, talking to you. Diyan ka talaga mapapalapit. At bilang consentidor, doon mo ibubuhos yung pag-consenti mo. So, yun, no? Parating na sa labas.
Ganito yes. anak, gawa tayo ng paraan para pag wala na si tatay mo, I'll make sure mapupunta sa iyo. Yun ang nangyari doon eh. But yes. it has nothing to do as a mother grieves dun sa isang anak na pasaway. Actually, hindi naman as pasaway si Esau. Yes po. Kundi siya, he has a liking that is actually foreign kung ano yung agenda ng isang pamilya. Yan po si Esau. Hindi naman siya as pasaway. Yan. Okay, salamat, Pastor Ram. Salamat po, Pastor Ram. Also, my question, Pastor yes. Ram, is regarding po dito sa verse 1. How we can teach our children in wisdom, in obedience to their parents? We know, Pastor Ram, that now these days, everyone's children are focusing their gadgets on their face, cell phone on their face. Wala na po yung kagaya ng generation po namin na naghuhugas ng pinggan, mm-hmm. nag-iigib ng yes. tubig. But now, the children now these days ay pag-utosan mo, ang hirap utosan kasi busy nga sa mga yung mga generation ngayon, yung naglalabasan na mga gadgets ngayon na ito yung dahilan upang maging okay. disobedient sila sa kanilang mga parents. Pastor Ram, how we can teach our children upang maging more obedient sa ating mga parents and even wisdom sa kanilang even na sa kanilang paglaki po, Pastor Ram? Yes. Yun po. One time early this year, meron po akong napanood na segment diyan sa Northern Luzon TV Patrol at pinakita nila yung isang place diyan po sa may Kabayan. Kung narinig na ninyo yung Kabayan, banda sa Bocod yan, between Benguet and Nueva Vizcaya. Halfway yan eh, ang Bocod. Sa Buklaw, dadang ka dyan. Halfway, Bocod, kung papasok ka sa Kabayan, makakapunta ka, makakarating ka sa Mount Pulag, yung famous yes. na yes, inaakitan ng mga ano dyan, hikers. Apo. Kung tutuloy ka, makakarating ka naman ng Kayapaw at sa yes. Biskaya na yun. Mm-hmm. You know what I heard sa Kabayan, a barangay dyan na ang kanilang I think there was one or two na barangay sa Benguet, zero po ang crime. Zero. Wow. Itong isang barangay dyan sa may Kabayan, if not Kabayan na mismo, Kabayan pa lang, maganda na dyan. But there are so much to watch. May mga, I believe may mga hanging coffin din sila dyan. But that's not the point. The point is this. I was thinking, yan ang, there is a barangay dyan, Kabayan, na they have one crime for the whole year, for the whole 2017. Wow. One crime. Sana zero. Napasama siya doon sa two barangays ng Benguet. Kaya lang may isang nagnakaw. May nagnakaw na very simple na bagay. Hindi mo nagnakaw, hindi mo pinasok yung bahay, kundi something lang, an item, nagnakaw na report sa barangay. And so that is reported. Opo. Sometimes, it's good to consider places like that. Actually, si Rebecca, gusto ko siyang dalhin doon eh. Pwede po, Pastor. Number one, very simple. Number two, no internet. Opo. Walang yes. internet. One should consider now bringing living in a place na wala pong internet. Now we can see kung gaano yung how much damage, how much more yes. element sa family, you know, bringing them, taking them apart by giving them something individually to be occupied of. At ang ito na po ang internet. Yes. I do not know how to start advising on how to stop that. Ako, I'm thankful dahil internet is in our house, okay? But yes. my prayer and my hope that the gospel is the gospel was planted, rooted na sa aking mga
anak na may edad na sila. But how about Rebecca? If you, kung sa akin lalaki si Rebecca, I will consider, kung magba-Bible kape tayo, malapit lang naman yun. That's a, what is it, 1 or 2 hours away. Or oh, get a location na malakas ang internet and go back to sa place na walang internet. Yes. I do not know where to start when it comes to having our children. Ideally, kung nasa, if we are starting a family, have a place for gadgets. At one time, naisip ko rin po yun. Have a place for gadget. Nandiyan ang mga latest model, kung gusto nilang cellphone, kung gusto nilang tablet or computer, have it in that room. Let them spend 2 hours. Let them spend 3 hours doon. But they need to, when they come out of that room, wala silang daladalang gadget. Who's that, Brother Dennis, Brother Andy, or Brother Manny, who is this? Is this the, si Microsoft? That Bill Gates? Or yes. Bill Gates? Bill Gates. Yes, he doesn't even, but not so certain, but what I heard, one of these successful I think people. Si ano po yan, Pastor Ram, Steve Jobs. Steve Jobs. Steve Jobs. Yes, Steve Jobs. Until checking ano po. Mm-hmm. Because the whole world is watching, and this is actually being archived. As far as I know, there is one famous successful person. It's about technology, and yet he doesn't allow his children to have their own gadget. Yes. Why? Because they know what that gadget is. It's poison. Uh-huh. It is something that will glue them. It will make them a half cyborg. Na lahat na lang ay nandiyan yung you are part of that. Kaya someday they will yung proposal ngayon that they will put a chip in your brain so you don't need to constantly looking at your gadget. Now is part of you. Magiging hybrid ka. Human with a some kind of a machine in you. Ito po ang dito tayo patungo. Ang man's imagination is unbelievable. It's beyond sa boundary and will ng ating Panginoong Yahweh. When will they stop? Unless Yahweh stops them all over again sa Tower of Babel. Yan na yung kalagayan natin, Brother Manny. It's just every house we should approach it. We should pray and approach it how we can correct kung ano yung mga maling routine ng ating mga pamilya. Actually po, Pastor, yung may napanood akong something sa internet na when they compared a child who is into technology or into gadgets to a child na hindi gaano nagga-gadget. Yes. When they ask them a certain question manually, ay mas precise yung answer nung hindi nagga-gadget, using the gadget. Because sometimes, parang nagiging idle na yung mind ng isang bata kasi to the point na yung fingers na lang yung ginagamit nila. So kapag tinanong mo sila ng manually, alam nila yung sagot, pero pag katitignan mo yung manual, paano nila nakuha yung sagot, mahihirapan po sila. Yes. And one thing na napansin po natin sa mga tao ngayon, hindi lang sa mga kabataan, even sa mga adults, nawawalan po sila ng ng common sense because of the being sucked of the technology. Even po sa pagtawid pa lang ng kalsada, medyo hirap na sila. I don't know why. Ano yung nangyayari sa mga tao ngayon to the point na even sa pagtawid, even sa mga common sense na mga question, hindi po nila nagigets. I don't know why po. Regarding po kanina, Pastor Ram, sa nabanggit niyo po na internet na kukontrol natin sa bahay. I just remember yung mga kaibigan po natin sa, like, sa China, marami po tayong nakakausap from now and then. Sa kanilang pong bansa po kasi, mga kaibigan, mga kapatid, ay in-screen yung pwedeng pumasok yung nabu-view ng mga tao or population, in-screen ng government. Hindi kagaya po dito sa atin na lahat ng nagagaling sa West ay po talaga. Lahat ng klaseng basura nandiyan po, not in China. And I think that's a good, that's the positive side na nakokontrol ng government, yung kanilang sistema. Okay. Kasi hindi po
you know, hindi lahat ng mga, like for example, yung mga sikat na mga celebrities, sikat na mga trends sa ibang bansa ay naano po nila. Although may mga iba po na nakaka-access pa rin like sa YouTube, but hindi po lahat. And I believe that's one thing na maganda po dun sa side naman na nakokontrol ng government. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Kaya lang ayaw ko sa China eh. Personally, any Chinese territory parang hindi tayo attractive. Yes. But good, it's good. Mm-hmm. Bansa na at least somehow na nalilimit. Yes. Kumbaga, naano nila yung mga unhealthy na mga material sa internet. Opo. And yet, you know, kumbaga, ito na yung reality. Ito yung reality. Siyempre, right. Ito ngayon, as even Yahweh placed yung tree of life. Mm-hmm. And next to it, the tree of good good and knowledge. Yun po yung nandiyan. Yes. Kung aalisin mo yung option, well, people will remain wicked and yet contained lang. Wicked pa rin sila. Mm-hmm. You know? Siyempre, ikukumpara nila sa ibang bansa kung sino sila. They may say, oh, kami, maayos. Why? Kasi wicked lang sila. Hindi sila as wicked. Kaya, tingnan mo, kung limited yung mga what the government ng China, they think it's not good for their citizen. I wonder if they also do the same when it comes to the gospel. Mm-hmm. Yan, pwede rin lang. Oh, pwede gospel, baka ma-liberate sila. Baka magkaroon, they will think that they are unique. Every Chinese is unique and should live according to the freedom that Yahweh gave them. Wag to. Dapat, let's continue to make them just relying sa one source and that source is the only good thing for them. Nawawala ngayon yung choice. Di ba? Yes. At parang hindi pa rin siya. Ito na ngayon, wickedness talaga. Now, you wanna, tingnan mo si Lot and his family. It's so wicked. Ang ginawa niya, he rescued his, pero not necessarily ang China, hindi rin Sodom niya. Okay. It's just another kind of Sodom. Mm-hmm. Maybe limited lang yung many materials na meron sa Sodom, but that's still Sodom. Opo, Pastor. Salamat po, Pastor. Yung all-seeing eye, Pastor, is it something that it kind of expose everything to the people right now, to the point na they will try to know everything, to the point na hindi na po nila isipin or sabihin nila sa kanilang sarili na they don't need God because everything is right there, na-access na nila. So yung intelligence is already there, artificial intelligence and everything. So lumalabas mo na parang to the point na they will say to themselves na and we don't need God because we can do almost everything under the sun. So parang ganun po ba yung nangyayari ngayon sa all-seeing eye na nakikita po natin? Well, kung to disregard, to set aside ang idea ng God, that will be weak. Kasi ang tao himself, meron na siyang determination on how to meet ang lahat ng dinidesire ng carnal na ito. Eh. Now, if you wanna fulfill everything that this carnal is demanding or desiring, kung titingnan mo ang scriptures, istorbo ang scriptures. Mm-hmm. And the scripture is God himself. Mm-hmm. So, wow, you don't need to be the technology. Even before the technology arrived, ay maraming mga tao, they wanna set aside the idea of God because God gets on their way. Yan ang katotohanan dyan eh. Kaya usually, marami tayong naaabot for the gospel. Those people who hit rock bottom. Mm-hmm. What I mean is they did everything to pamper, to pour everything sa kanilang flesh. And yet sabi nila, what is this? There's nothing here. Good.
is the gospel. Everything is here that your soul, your spirit's actually been seeking, and yet you try to meet it through your flesh. Oh, yun ang mga marami nating naabot, na na-experience nila lahat yan. Pero those who somehow, by the grace of God, by the timing of Yahweh, they don't need to hit rock bottom. They say, yes. Ano ba yan? And then they have time to listen and say, oh wow, ito pala, actually ito yung hinahanap ko eh. Yun ang mangyayari sa kanila. Technology is just one way to defocus ang mga tao. Para bang it's just a little more. Parang para bang kumaga sa isang bagay na magtingling ka. Oo, meron kang bagong kotse. Oo, nagtingil lang katawan mo na it's good for 2 months. After 2 months, wala na naman. Dry ka na naman. Oh, you grab the iPhone na iPhone 30. Oh, nangingilabot ka na naman ng for 1 month. Oh, wala na naman. Oh, yes. May bagong disco doon, no, na open at ganito yung punta ka na naman. Magtitinggal ka ng 2 weeks. Parang that's how the enemy tries to bit by inaano niya yung tao until mawawalan siya ng time na to really realize that he is empty and dry and he's not meeting what that hollow thing sa kanyang puso that is missing, and that is God himself. Mm-hmm. Pero tingnan mo yung mga nakaka-discover sa ating Panginoong Yeshua as their personal savior. All of a sudden, boom, it's all complete. Mm-hmm. Na hindi man nag-iba yung kanyang hindi man nag-iba yung digit sa kanyang bank account. Hindi man nag-iba yung kanyang trabaho. Hindi man nag-iba yung kanyang kotse, yung cellphone niya Samsung pa rin. Ay, amin na keypad pa rin po. Yung business niya parehas pa rin. Pero nabuo yung ano niya, nabuo yung kanyang buhay. Yan po ang kaibahan ng pagang gospel naman ang ating in-offer sa kanila. Hindi po maganda ito. Maraming mga tao na nanis mo ang gospel sa church, and yet they still pursue and live like these people who do not know God. Yes. Yan po ang malungkot. Yes, kaya exactly. Now, we hardly make any difference. Kumbaga, people are not becoming thirsty anymore by the way we live our Christian life. Exactly. Remember, we are the salt of the world. Exactly. We are the salt of the world. Ihalo mo yung Kristiyano sa isang group. Ihalo mo yung isang Kristiyano sa isang pag-uusap. All of a sudden, nag-iiba yung atmosphere. Yes. Nag-iiba. Becoming life. Ihalo mo naman yung Kristiyano sa mga taong walang direction sa kanilang buhay, magkakaroon sila ng what? Ano yung meron ng taong ito will make them thirst to what we have? Pero are we the salt of the earth still? To the point na we're so quiet. We're keeping it to ourselves. We're not living a Christian life. In reality, we're actually longing also the things that they've been talking about. Yes. Anong gagawin mo sa asin na nawala yung alat niya? Yes. Well, pasahin po natin ang Bible, and yes, wala na po siyang gamit, kundi itapon at maduratan, maapakan ng mga tao. Mm-hmm. Are we that? Yun na ba ang mga Kristiyano, what they're becoming? It seems like nawawala na yung influence natin. Sila, they're chasing all kinds of material things. They're trying it. They're trying this. They're trying that and everything. Pero tayo, you should not try. There is something here that is sure and certain. Dapat ganun ang ating we present our lives sa kanila. At least ang Christian life natin. So, Pastor Ram, sometimes ang gadgets po ay obstacle po ito, Pastor Ram. Instead, the Christians are nagbabasa po ng Bible, how many chapters they can read sa maghapon, na instead na ito po yung ginagawa ng isang Kristiyano, but itong entice ng gadgets na ito ay once you are open the gadgets ay parang may magnet po yung mukha mo dun sa gadgets na ayaw mo nang tanggalin yung gadgets sa mukha ng isang tao. Pastor Ram. Okay. May anong po kasi siya, may addiction po kasi siya. Actually, yung po yung nabasa ko po, Pastor Ramon, sa isang article, the reason why Steve Jobs
didn't allow his children na magkaroon ng gadget mainly because of addiction na sabi wow. po if that is okay. a legit article dahil nga po da, alam yes. niya yung power of addiction na it's not necessarily because yung radiation niya or it could cost you your bills electric bills higher but once na na-connect po siya sa internet according po doon sa article na yun andun yung power of addiction na one especially if for the young ones they usually po kasi we don't know how to control and how to limit ourselves mm-hmm. sa mga young ones Pastor yeah. Ram, in line po dun sa subject po natin kanina about you know how to raise our children yung mga napag-usapan po natin meron pong katanungan si Ma'am Crema and then perhaps we can uh-huh. read or greet ang ating mga kaibigan sabi po niya yeah. It seems like parents like me who's raising and still have adult kids at home wants to know how to guide them dahil they can make decisions na po kahit di kapabor sa pinili nila. What should we do to show love and still express our displeasure? Yun po, Pastor yeah. Ram. Yeah. Yes, yes. If we are heading to the right direction, there's no change to do. Because we just keep on coming, we just keep on going to that path. Let's say tama yung ating routine, tama yung ating worship, tama mm-hmm. yung ating buhay as a typical average Christian. Let's continue doing that. Because some children, whether they are listening to us or nothing to us, remember, meron tayong pinapa-remember na image sa kanila eh. Mm-hmm. Meron tayong pinapa-remember na salita, mga tono sa kanila. Mm-hmm. These people at times will, alimbawa, meron kang, you have children that listens to you, you have children do not listen to you. So, it's the yes. same lang yung ano eh, model natin. Mm-hmm. Yung children who listen to their parents, I copy what they see. Yes. Pero children who do not listen sa parent, they're just watching, but they're not following the step. Yes, yes. But the day will come that children or a child that will hit rock bottom, and now he will ask themselves and say, you know, anong gagawin ko? What are my, ano ang magiging basis for me to surface? Well, ma-remember niya ngayon all the images, all the statements, all the love that came out of our mouth. Then they will come back. Ito mga pasaway. Ito naman mga hindi pasaway, now they will just continue to emulate us. Kaya sa atin is, we must be focus first and foremost. Mm-hmm. We must be certain that the way we spend every single day of our life ay diretso siya. Ako na we. Let siya we do the rest. Ganun na yung ang mangyayari sa atin. Even myself, I have adult children with me. And yes. my hope, I don't need to design my life according sa kanila. Because Yahweh designed my life on how I should be before Him. Kaya that's our hope. Na hopefully, one we will open our eyes in the presence of Yahweh, and the life here on earth is over, and you see your family also in the presence of Yahweh. But we just do what He designed us, but we cannot design ourselves according sa kanila. We will be chasing. Mm-hmm. Yes. It's time they change. Mm-hmm. We will be chasing. We lose the sense of who we are and who we are before Yahweh. Ayun. Tapos yes. meron silang nakikitang any moment sa kanilang buhay, they wanna change, they wanna do the right thing. I remember. Ganun ang nakita ko kay sa parents ko. Something like that. Mm-hmm. That's all we can do. Because we leave room or what Yahweh will do dun sa mga ano natin. Whatever is lacking, Yahweh will be there because Yahweh's desire is for the whole family to continue following and worshiping Him.
Yes. Opo, Pastor. Maraming salamat, Pastor. And we're up now to our first hour together. But before we go to greet our friends and mga naka-tune in, naka-viewing for tonight, don't you think, Pastor, we can say na it's a very crucial na yung environment is very important sa isang tahanan, because what the environment can help is to sustain or to help the development ng isang ng mga kabataan natin ngayon. At kasi ang ginagawa kasi natin ngayon, we use the gadget just to make them stop, or just to make them yung nagnanag po sila minsan pag hindi binibigay yung kagustuhan nila, they tend to act differently. So what parents do is they give the gadget for the child, for them to be able to behave. Pero is that right to do, Pastor, na for them to stop doing crazy things, ay bigyan natin sila ng gadget, ayan, tatahimik sila. Mm-hmm. Yes. Walang noon ang tawag natin dyan ay pag nagpapabili ng lollipop, hindi mo binili ng lollipop, magta-tantrum yung bata. Yes po. Nagpapabili ng doll, hindi mo siya binili, magta-tantrum. Simple lang ang gadget eh. Pero remember, gadgets are very harmful sa health ng tao. I want to go back dun sa sinabi ni Brother Andy, and then I'll continue dito. The reason why gadgets are addictive, because they were designed to be that. Absolutely. They were designed. Kaya ito yung mga one of the designer ng Facebook, actually he is now a whistleblower. Wow. At yung ano siya, Indian looking na tao, because that's how it was designed, lalo na doon sa mga notification, yung mga bawa meron kang pinost, and then pag i-open mo yung account mo ay or pag sinilip mo yung account mo, ting, meron siyang ano, yes, notification. Someone like what you posted. Parang, hey, si ano, he put a like sa, hey, nakatatlong likes ako. Parang ganon. That is one element that they put there in order to be addicted. Tama. Kaya nga, ang ito pang whistleblower, ang this is another person. Mm-hmm. Na kaya nga, when you open your account, not immediately lumalabas yung notification. Opo. Maghintay ka ng few seconds and then boom, lalabas yung notification. Ay, merong ano. That is addictive. Yes. Yun ang part ng sabi nila, yung addiction na yan, it's not a simple addiction. That means it was designed to get to the core of your soul. Mm-hmm. Core of your soul. Just to see that thing, yung, ay, may nag-like sa akin. Yeah. Would you believe, no? Ganun pagka-design ang gadgets now these days. Now, babalik tayo dun sa mga bata. Early age nila, yung, if you will study yung radiation na nasa face mo ang gadget, is so much radiation even para sa ating mga adult. Eh, much more sa mga bata. Ang mga bata, wala na silang wala nang limit on how, kaya nga itong pinakamalungkot. Nagko-crawl pa lang yung mga bata ngayon, they're teaching them already to watch something sa gadget. Yes. Let us not do that. Absolutely. Kung Rebecca will grow sa aking tabi, that will not happen. Kaya dapat we'll teach them to do activities away from the gadget. Yes. Kaya kung they already doing it, now para daw pag ililiko mo yung tricycle, di ba? Pag nakasakay ka ng tricycle, tapos gusto mong lumiko to the right, boom! Kaya minsan nahihilo tayong nakasakay eh. Kung sa atin andito na pala ako, west side na ako. Kanina, north side, west side na agad. Yung ganun, ang bibilis nilang lumiko. Pero pag i-turn mo naman, ang say, yung barko, o kaya aircraft carrier, you wanna bring it to the right, sa west ward,
ang mangyayari is it takes a while bago mo siya mataturn yan. It takes a while. So these are our children. These are the younger people. Now you want to detach them from their addiction sa gadget. It will take a while. It will not happen over time. Lalabas kung anong possession ang meron sila. No? Hindi lang tantrum, baka hindi na yung kakain. Yes. Hindi na yung kakain, hindi papasok sa school, hindi na maliligo. Wala na siyang gagawin kung hindi mo ibabalik gadget. Kasi tinurn mo siya immediately. Imagine kung matiturn mo yung aircraft carrier tulad ng pag-turn mo sa tricycle. Wala nang matino. Lahat ay nagtumbahan na yan sa gamit nila. Kaya, it's already there. If you wanna do correction, it will take a while. Yes. Yahweh will give us wisdom to any healthy, any life-giving na mission natin, whether Sunday or whether sa ating pamilya. Yes. Yahweh will be there to give us wisdom. Yes. In relation po, Pastor Ram, dun sa nabanggit nyo na ilang buwan pa lang yung bata ay nakakaharap na po sa gadget. Actually, may kaibigan po siya, no? I think one of her friends, Sister Judy, na may anak po siya. I think, if I'm not mistaken, same age po ng twins po namin. The problem is that, I think a year old, 4 years old na po daw yung bata ngayon. The problem is, yung bata po hindi siya ganun ka nagsasalita. Hindi daw po siya ganun ka active. Ang nangyari po pala niyan, 4 months pa lang po yung bata ay, 4 or 5 months, nanonood, nag-i-start na po siyang mag-gadget. So, yun po ang naging epekto po niya sa bata ngayon. Kawawa po talaga yung bata. Ito nga rin po, may message din si Ma'am Crema. Sabi po niya, do you have it with you, Brother Dennis? If you could read it for us. Opo, sabi po ni Sister Crema Kanlapan, sa mga gadgets po, it's clear po, sometimes parents use them as a babysitter. That's right. I can see them sa Sunday school. I have to remind the kids to put it away while in my class. Oh, wow. That's right. So the parents can do what they want. Mm-hmm. They will let the kids have the gadgets to occupy their time. I think that this is really related po. Totoo po ito. Yes. Salamat, Sister Crema. Alright. Yes. Anyway, let's greet po muna ang ating mga kapatiran, kaibigan who are watching us online. Maraming salamat po. Unang-una dyan sa mga kapatiran po natin sa US na ano po, na some of you guys, you get up like 4 or 5 maybe in the morning just to watch ang ating pong live streaming, lalo na po kay Pastor Ram. So, be right back. Ayan. Ito lang ang talking. Alright, sige po, Pastor Ram. I'm listening. Maraming salamat po mga kaibigan, mga kapatiran, and hoping that na nag-i-enjoy po tayo. At the same time, we continue to encourage you to send us your questions. Ano po, interact with us dyan po sa mga kapatiran natin sa US. Ganun rin po sa mga kaibigan natin at kapatiran dito po sa Pilipinas, specifically sa Baguio City. I would like to greet po na una-una ay aking pinsan kanina. She's watching, joining us all the way from Sweden, si Che. Che, maayong hapon din ha sa Sweden. And hoping that all is well sa imuha o sa imong pamilya. Also kay Ate Janet, I saw her kanina watching us also online. Janet, Ate Janet Alexander and family, good afternoon din po sa inyo dyan. Andyan din na sinasamahan tayo na Ante Aida dito po yan sa Baguio City. Magandang gabi po sa atin, Auntie Wilda. Ayan, good evening din po. Sean, I believe you are also joining us online. Brother Manny, do you want to greet din po yung mga kapatiran natin dyan na watching us also? Yes, first of all, I just want to greet my wife and my 3 children. Ayan, magandang gabi po. Maligayang pakikinig at panunood sa programang ito, Bible Cafe. Yes. And also my mother sa Narbacan, Ilocosor. Ayan. And my brother and sister there. Nawa ay na-bless kayo kung kayo nanonood. Ay, Nay, sa aking mahal na ina, by third week, uuwi po ako dyan. And I will visit you kung ano po yung kalagayan po ninyo dyan. And also my friends sa Facebook na nanonood at nakinig. Send your questions kung kayo po ay nagbabasa ng Bible, kung may mga scripture na hindi nyo naintindihan, send us your question and Pastor Ram will answer about your questions. So, yes. And then sa mga kapatiran po sa Calvary Chapel, lahat po dyan, I will not mention
all of you, pero alam po ninyo na magandang gabi sa inyong lahat dyan. Ayan, tama yan, Brother Manny, baka may magtampo pa. Ayan, on the lighter side, I also want to greet si, of course, with us si Engineer Oliver and kay Engineer Teo with us right now dito sa may studio. Yes. Maraming salamat mga kapatid. Sabi nga ni Brother Max Africano, wow, nice opening actually. That is the pioneer na pilot na pinalabas yung ODB ng Bible Cafe. So if you like it, just do your comments, all right? And of course, kay Sister Rosana Sunflowers wants to say hello to each and everyone. Good evening po, or good morning po dyan sa may US of A. Yeah. Also kay Brother Don Vergara, Don Fernando Vergara, dyan po sa may Irisan. Actually, nakita ko po siya kanina sa SM, nagbabayad ng bills with Sister Renz. Pero wala si Seb. Ayan. Also kay Sister Bilma Kayaban. Is waving at us, waving. Ayan. And also kay Sister Corey Guevara Oliado. And also kay Sister Christina. Diyan sa may Quezon Hill, yung anak ni Nanay Loli. Yeah. Who else do we have? Andyan din po si Nanay Tess Rodrigo joining us online. Yes. Nanay, good evening po sa inyo dyan. Malamig na gabi dyan po. I mean, dito po sa atin sa Baguio City. Ma'am Crema, thank you for sending your questions and comments. Ayan, mga kapatiran din po natin sa Tarlac. Ayan, dyan sila Angeline or Sabia Ange. Maya Pabengi, no? Tama po ba yun, Brother Dennis? Mamaya. Anyway, si Pastor Ram po, greet po kayo mamaya sa Kapampangan. But magandang gabi po sa inyong lahat dyan sa Tarlac. Ayan. Pastor Ram, do you want also to greet ang ating po mga kapatiran din po dyan? Absolutely. Yes, absolutely. First of all, I want to greet my sister, si Jules Trinidad, na Maya pa abak, kinatamo. Kapatid, sandali ha, ba't sinabi niyong may pabingi tapos tumatawa kayo? We're not sure, Pastor Ram, is that right? May pabingi? We're not sure, Pastor Ram. Hindi na lang po ang tama po ba yun. Ayan, bingi. Bingi is the gabi. Yan. Ayun, yan, tama po pala yun. Sa Kapampangan, bingi is the gabi. Abak is morning. Morning, ayan, okay. May paabak, kapatid, at ganun din kay Raymond, my nephew, Gamboa. Hello po. I'm sure walang mintis ang ating ang aking kapatid din, si Bolt Gamboa. Hello, kapatid. I know you will watch this, but pag day off ni Bolt Gamboa, ito yung una niyang hinihintay na program. Walang mintis that she really wait ang ating program. And also I want to greet si Sister Nena. I see her. Nag-greet na po ba siya? Hindi pa po. Negative. Sister Nena diyan sa may Alaminos. Alaminos. Regards po sa lahat kay Pastor Mike and family. Opo. At hope everything is well po sa inyo diyan. Medyo mahina din yung internet dyan as Sister Nana tells us. Para daw tayo mga Bruce Lee pag minsan pakinggan niya yung paputol-putol. Si Brother Ver nga, nakakatawa pag ginagaya niya tayo pag mahina yung connection natin. Brother Ver, magandang umaga at salamat. At you have friends watching right now. Sister Rosana, magandang umaga sa atin po dito. And I am again reminded po tayo na this is a Bible Cafe family. Kasi nabasa ko tong greetings ni Sister Violi na good morning, good evening, Bible Cafe family. Isn't it that wonderful na we are becoming a family coming from different places, no? At magkakaiba yung ating dialect, and yes, we are a family in the name ng ating Panginoong Yahweh. Salamat po, Sister Violi, once again for watching. Si Sister Visa Rose, greet na po siya.
Hindi pa po. Negative po, Pastor Ram. Sister Riza, magandang gabi po dyan sa may Asin Road. Ayan. Yes, ganun din po kasi kay Nanay Lily. I see her watching. Nanay Lily, salamat din po sa comment na pinadala ninyo. Kay Sister Glesa, magandang gabi. Thank you for watching. Kay Sister Sister Mines dito, Mines from Bataan. I want a good see Sister May din sa may Bulacan naman siya. Sister May, magandang gabi po sa inyo. Ate Malu, Samson Lacanilaw, yung Kapampangan din to. Si Ate, kumusta? Thank you for being being with us. Ito sabi ni Sister Angeline, yes po kuya. Maya pabingi po. Ayan. Maya pabingi, kaya kayungan Ken Concepcion. Yes. Ayan. Yes. One time naka-chat ko si Pastor Mike, he just came from Concepcion. At kami po ay nakikiramay sa family po ni Ate Esther. Dahil si Apong Kuring ay pumanaw na po the other day. Mm-hmm. Opo, nakikiramay po kami sa inyo, Nanay Sister Esther. Si Jen Fernandez Tan is watching us. Wow. Sister Jen, thank you for accepting our invitation. Ano? Yes. At, salamat, you are with us at the moment. Send us your questions or something na you want us to talk about. Sige, I will check more dito sa screen ko kung sino pa yung hindi natin nag-greet. Yes. Salamat. Apo. Welcome all at thank you for being with us. Yes, in connection po doon sa mga pwede nating maitanong ay halimbawa yung mga lindol, yung mga sakuna, yung mga ginagawa ng tao sa kanyang kapwa-tao, mayroong mga nagsisex transplant, and itong mga LGBTQ and so on and so forth. Napakadami po nangyayari sa ating society sa panahon po natin ngayon. Maybe we can ask also, ano bang sinasabi ng Bible pagdating po sa mga bagay na ito? Senyales po ba ito na malapit na ang pagdating ng ating Panginoon? You know, anything na hindi po natin lubusang naunawaan sa salita ng ating Panginoon. Yeah. And dito nga po, mayroong katanungan si Ma'am Crema. Brother Manny, do you have it with you? I have, Brother Andrew. Ayan, sige nga po. Pastor Ram, ito po yung question ni Sister Crema Canlapan. Ang tanong po niya, Pastor, ay tanong po, is there a right or wrong way to worship? How do we worship? Yan po yung katanungan niya po. Ayan, salamat Sister Crema for the question. All right. Sige. Right or wrong way to worship? Worship. No? We're talking worship kay Yahweh, I'm sure. Mm-hmm. Yes. Si Sister Edeline Yabut Oitas, I'm not sure kung nag-greet na siya. I see her here. Negative po, Pastor Ram. Yes, magandang umaga sis. Let's say hi kay Pastor Rick. I'm not sure if you will be tonight's service, but hopefully we'll see you. Ano po? Yes, Pastor Lito. Hello po, Pastor Lito. Online, Pastor Lito. Good evening po. Guzman, magandang gabi po dyan sa inyo. Opo. Regardless kay Ate Cecil. Belated happy birthday po kay Ate Cecil. Ayun. Ah, kay Ate Cecil? Opo, Pastor. Kailan ba yun? I think 2 days ago po yata na kita ko po sa Facebook. Yeah. 2 or 3 days, if I'm not mistaken. Why second that emotion? Belated happy birthday. Maya pabingi po, ang sabi ni Chanel Courtney. Wow, Chanel Courtney, Kapampangan ka pala. Alright. Okay. Ang katanungan ay, is there a right or wrong way to worship? Mm-hmm. I can remember ang Romans 12 verse 1 and 2. Remember ang sabi ni Apostle Paul, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you offer yourselves as a living sacrifice, holy and acceptable. So dun sa tanong na, is there a right or wrong way to worship Yahweh? There are wrong ways, and there are right way
to worship Yahweh. Number one kasi, ang tayong mga Gentiles, ang ibinigay sa ating theology is the continuation of what was founded even in the past. Last Saturday, this Saturday, nagkaroon po kami ng nag-aaral sa inductive sa mga Sunday school teachers. At na-wanting that I've opened sa kanila, kasi ang mga Sunday school teachers, they are mostly involved sa mga stories telling the children. Now, bilang teacher, bilang one who present the account from the Bible, always place yourself dun sa shoes nung kausap nung isang pananalita. Uh-huh. And also place your shoes dun sa nagsasalita. So kung sino yung kausap mo, it depends on what kind of words you will use to construct the idea. Isa lang yung idea eh. But you basically think of the background of each person. Yes. Para hindi yung ang kausap niya pala isang edukado, knowledgeable about the Torah, knowledgeable about the Bible, and then ikaw, pag marinig mo, dahil you have so little of knowledge, you immediately conclude that what is for you personal. Magmamali tayo. So, is there a way to worship Yahweh right and wrong? Absolutely. Unang-una, yung sinasabi ni Apostle Paul na acceptable worship is considered it as a living sacrifice. But for a Jewish mind, pag sinabing sacrifice, they go back to the major sacrifices. Number one is in the Old Testament, they do the sin or trespass offering. That's the first offering that they will present. Yes. And then after, you have the peace offering. Now, that peace offering, it will go three way. One-third portion will go to the worshiper. And the other third portion will priest. The other third portion will be Yahweh. It is a peace, a fellowship offering. That means from one animal, three parties benefited from it. And then after that, you have the burnt offering, yung ikatlong offerings, ikatlong sacrifice. Now, the burnt offering is actually a free will offering. Mm-hmm. Now you can present that. You're done with your sin offering, peace offering. If you have, you can also present a free will offering. Yun ang burnt offering. Now, every offering has their own iba't iba yung kanilang requirements on how to do that, to arrange yung mga parts nila. May mga, they wash it and then they put it back. Pati yung mga entrails, may mga part na kukunin yung skin, may mga part na huwag isama yung entrails. So, iba-iba yung requirements nila. Kung ang kausap ni Paul will have Jews around them that can tell them about this sacrifice, it is well. Kaya nga dito, even sa ating panahon, sa ginagalawan nating timing, it is always good to learn from the ways that the Hebrews, the Jews, were using before in order for us to connect what was passed on theology, and so we can relate. Ah, ganun pala yung ginagawa nila, and so ito pala yung tinutukoy ni Apostle Paul. So among all the three sacrifices mentioned, of course, we cannot be the sin offering. Mm-hmm. Yes. We cannot be the trespass offering because there is only one Passover lamb of Yahweh, and that is Yeshua. He died on that particular Passover to be the propitiations ng ating mga kasalanan. He actually appeased our sins before Yahweh, and He actually set us free from the bondage of sin. Mm. But the sacrifice did not stop there. Now, you have your peace offering. Aren't we living a life, a righteous? People will benefit from this life. Righteous ka eh. Mm. Aren't you supposed to be godly? That Yahweh is pleased to you.
as you enjoy living in this life, having a simple life, you are also partaking of this life. But a third of it, a third, your neighbor, your fellow man will benefit from this life. A third, you bring it before Yahweh. You are actually living a peace offering kind of life. How about the burnt offering? The burnt offering is willingly, Yahweh, I want to present to you this life, and this life is all yours. Kasi ang burnt offering, it must be consumed all and all doon. Pati yung kanyang mga bituka, mga laman loob, yalisin mo yan, hugasan mo siya. Kaya pag burnt offering, yung mga mahilig sa papaitan ay hindi, wala mo ng papaitan. Ayun, no? Sayang. Sarap pa naman po nun. Ha? Eddie, you take out yung entrails, yung mga bituka, organs, you wash it, and then you put it back, lahat yan masusunog. All these sacrifices, there is one commonality required sa bawat isa. Ito po yung you have to drain the blood. Dapat drained ang kanilang mga dugo. Mm-hmm. Well, let's look at that part ng requirements ng sacrifice nila on how to worship Yahweh. Sometimes we want to worship Him, but this person is full of life to the point we're using Yahweh to grant. Kaya nga, he's becoming a Santa Claus rather than the Creator. He demands a return of investment, the life, the breath, the strength, the ability, the talent, the gifts, the skills that He made us know. Nothing, the investment is not returning to Him. Instead, we create our preference sa buhay na ito, and then in order to fill it all, there's that Santa Claus that you can actually call upon Him. Oh, gawin ito, ito, hindi pa maayos. Ito, hindi ko kaya ito. May problema ako dito. Ayusin mo nga ito. However, you will raise your hands. Kahit pati paa mo, nakataas sa church na nag-worship ka sa Kanya and you talk religiously, I don't think that is a worship that will be accepted sa Kanya. Kasi una-una, we're ignorant. Mga ignoramus tayo pagdating to how they worship even in the old. Yes. Of course, we will not offer sacrifice. We will not offer animal sacrifice. But isn't that the picture Paul has in mind when he tells us, I beseech you therefore, brethren, to the point na, please, that you offer your life as an offer, as a living sacrifice, acceptable to Yahweh. Huwag yung, oh, I wanna worship in this way. I wanna worship in this manner. I wanna worship Him in this order. Sure. So, babalik na naman tayo sa time of the judges, that everyone did what was right in their own eyes. But, was it right? Usually, hindi. Kaya, to worship Yahweh, rightly, It's always good to look at how He required His people to worship even in the old time. Ayun. Kaya to answer the question, yes, meron pong wrong way to worship and there is a wrong and there is a right way to worship. How can we pursue and find out our worship is right? Always look at the scriptures. Most especially learn from how His people were required to worship Him. Yes. Kung si Yahweh ang pinag-uusapan. But if this God that we created na just all, ang kanyang part is to grant sa atin kung ano yung wish natin, that's not the God of the Bible. That's a different God you created. Yes. Or people create. Ayan. Maraming salamat, Sister Crema Kanlapan, for that question. And before we go to the next question, Pastor Ram, ay si Ma'am Doris Abalos is also watching, joining us tonight. Yes. Also, kay Brother City Chuck Craig is also with us tonight. Hello, hello po. How are you doing po? Also, kay Nans Nebria. I think sa Japan po si Mama Nans Nebria. Hello po.
Okay. Hello po. And also kay Pastor Ray Makadangdang dyan sa may Calvary Chapel, Paniki, yes. Tarlac. Hello po. If I may clarify lang po something, Pastor Ram, or ask something, kasi yung sa panahon po kasi natin ngayon, yung worship, when people say worship in the church, they're just talking about when we sing songs, we play musical instruments, and parang yun lang po yung definition ng worship sa panahon po ngayon. And what you were saying po kanina, that is, for me, in my opinion, that is really the deeper sense, yung ugat po kung ano po talaga yung worship na sinasabi, na hindi lang po siya sa pagkanta. That's why if correct me if I'm wrong po, no, Brother Dennis, Brother Manny, and Pastor Ram, na it seems like especially yung mga banda na nakikita po natin, mga sikat na banda sa nakikita natin po ngayon sa TV or sa internet, it seems like there some of them pour out yung kanilang puso, but yes. I just wonder kung ano po ang klaseng buhay naman ang ang kanilang pinapamuhay. Is it according sa salita ng Panginoon, or baka ang definition lang din po nila sa worship is when they sing songs and that's it. Yes. At saka sabi nila, Pastor, yung term sinasabi nila, sige, punta tayo sa church, tayo mag-worship sa ating Panginoon. Usually, yun yung doon nila inaano yung worship. Sa pagpunta sa church. Yes. Hey, come on. Ganun po. Tayo pumunta sa church and let's worship God. Yeah. Then, if they go out sa church, we don't even see yung humility sa kanila, Pastor Ram. Ano na yan eh? Kumbaga, mga people that we cannot correct. Yes, people that we cannot correct. Ang mga yan ay, siyempre, I will accuse more of the people they listen. Yung mga, lalong-lalo na, mga messages na lumalabas sa pulpit. Uh-huh. At least, let's say, may mga tao out there na ganun ang kanilang mentality. The question is, kung sila ay mag-a-attend sa ating church and they get to hear at least 3 messages from the pulpit, are we gonna make a difference? Well, give me a chance. Let them sit. Then that's the only time we can change them. Pero overall ngayon, even mga ministers, they're basically clueless kung ano yung kaparaanan ni Yahweh. Kaya ngayon, kung ano na lang yung maisip nilang, ganito tayo eh, so we will do that. That's dangerous. Kaya nga, many people na they decided to go back to old religion or to don't care about God anymore. Actually, those people at one time they went to a church, evangelical church. Mm-hmm. Na as we know, pero the message was not delivered. Mm-hmm. Kaya we can only make a difference pag sila ay umasok sa atin. Merong isang saying na ang sabi niya, this is a pastor, and naglagay siya ng saying sa kanyang church. Mm-hmm. Ang nilagay niya doon sa exit, kung saan lumalabas yung palabas yung tao, nilagay niya doon, sabi niya, worship starts beyond this door. Meaning, mm-hmm. when you come to church, you receive instructions how to worship. But okay. You're not at church, and that is your worship time. Parang ang kinote kong scripture kanina is Romans chapter 12, verses 1 and 2. After Paul said that, tingnan mo, preceding or succeeding verses from verse 3 until the end of the chapter, now he's telling us worship. And to worship is how you relate with your fellow believer. Yes. Mm-hmm. How will you relate with how will you operate with your gift? And yes. How will you relate to those who are your enemies? That's the worship. Yes. In short, how we relate to the people around us, how we live our life, is the worship. Kaya hindi yung worship is when you sing a song, consider it a worship. That's part of the worship. You're edifying yourself. You're awakening yourself to who really you are before this God who is listening to your agreement to the song. But sometimes people just sing and their heart is not there. Yes. Kaya ang worship, buhay mismo ng tao. Amen. Kaya worships
starts beyond this door. Paglabas mo sa pintuan ng church, yun ang actual na worship. Yes. Right. Dito sa church, puro salita lang yan. maraming ang pakitang tao sa church. Eh. Yes. Maraming ang talagang tame yung kanilang mga bibig at saka medyo yung kilos nila, medyo pitino. Pero paglabas nila, na-miss yung point. Because that is now you come to the church para kang mga parang military na you gather how you will do things, okay, you listen to your commander, ganito, this and that, all right, good, you're done, now go out, go and do it. We worship natin. Okay. Yeah. We worship how we relate with our fellow man, how Amen. We behave, how our motives are so clean before the one who is watching it all. Amen. Amen. Salamat po, Pastor Ram. And sabi po ni Sister Violeta Datuin, good morning po, Pastor Ram, the Bible Cafe family, and to all brothers and sisters in Christ. Sabi rin ni Chef Ronnie Guillermo, good morning po sa lahat. Ganun din po, mga Hello kapatid po. Sa Pilipinas. Hello po, Chef. How are you? Uh-huh. This is a very beautiful way to start a day by listening to BK Bible Cafe. Yes. Ayan, maraming salamat. Brother Ben, hello. Welcome to Bible Cafe. Yes. And also kay Sister Tanya. I think si Sister Tanya ay may comment po regarding dito sa pinag-uusapan po natin. Mm-mm. Do you have it with you, Brother Manny, yung comment po ni Sister Tanya? Yes, I have, Brother Andy. Pastor Ram, ito po yung katanungan po ni kapatid na Sister Tanya. Sabi po niya dito, Pastor, may mga Christian churches po abroad na may nakatalaga sa pagtaas ng kamay during worship para daw to encourage pa po lalo mga tao, lalo na po may pinagdadaanan. Pero I feel po na hindi na po pure yung service. Yeah. Yan po. So, yun po yung napansin po ni Sister Tanya sa ibang churches. I believe sa mga napuntahan po niya ito, Pastor Ram po, at one time ay doon po siya sa labas. Ano po? And personally, I agree with what Sister Tanya says po dito na hindi na nga siya ganun ka-pure because yung mga tao ay they are hindi po out of ano po nila na sariling kagustuhan, but they were instructed, you do this. Although may na-accomplish po yun, I believe, but like what she said, ay hindi na po siya ganun ka-pure. Yes. Sabi din po ni Ma'am Jules Trinidad, hello po, Ma'am Jules, good morning. Hello. Once again, sabi po, our obedience to Yahweh is our worship to Him. This is another way to say po, na another words of saying, yung nabanggit po ni Pastor Ram kanina, kumbaga, general lang po itong podcast, sabi ni Ma'am Jules, but basically, they're saying the same thing. Yung pagsunod natin sa kanya, sa salita po ng ating Panginoon. Sa lahat po ng ating mga kaibigan, kapatiran, na kaka-tune in lamang po, kaka-login, again, this is the Bible Cafe. Pinag-uusapan po natin dito ang salita ng Diyos. Yes. Kung tayo po ay may mga katanungan sa kanya pong salita at sa ating pong buhay Kristiyano, join us, interact with us, and we will be happy to answer. Be glad to answer your questions, your queries. At ito po ay napapanood po ninyo tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 8 po ng gabi. That is Philippine Standard Time. Usually, nagsistart po tayo for now, 8 or around 8:30 hanggang 10 or sometimes 11. Kaya join us po sa ating discussion. Yeah. We also have questions here. Brother Dennis, do you have it with you? Yung katanungan po ni... I believe may katanungan po kanina si Brother Max yung Proverbs 3:20. Mm-hmm. Na miss po ba natin yun? I think I don't have it here, but while we are finding it, sabi ni Brother Chesed Mariano, good morning Pastor Ram, and good evening sa ating mga kapatid sa Bible Cafe. Welcome Brother Chesed Mariano, I hope that you can watch us every day, hopefully. Ayan. Sige po, Brother Manny, do you have yung Proverbs 3:20 na ang sabi po ni Max po kanina, Brother Max po, Pastor, ay ang message lang po niya, paki-explain nga po, Proverbs 3:20. Ayan, salamat, Brother Max, no? Do you have it po, Brother Manny? Yung, yes, I have, Brother. Sige nga po. Magandang gabi, Brother Max. Ito po yung katanungan mo. Proverbs chapter 3, verse 20, sabi dito,
By His knowledge, the depths were broken up, and clouds dropped down the dew. Yun lang po, Pastor, yung sinabi dito. Proverbs 20. Okay. Ang sagot dyan ay YouTube. Kasi nasa YouTube yan eh. Yes. Dinaanan natin yan. Yes. Remember, we started sa Proverbs chapter 1. Yes. And if you wanna get some idea dito sa Proverbs 3, all you have to do is find that episode when we explain yung Proverbs 3. Mm-hmm. Ayan. I-max mo yung pag-browse mo. I-browse mo yung Yes. Yes. Yung ano dyan. Yung mga episodes natin. At, yes. Makikita mo yung Proverbs chapter 3 even dito sa segment na ito. This is the part where yung participation ng wisdom, sidekick ng ating Panginoong Yahweh. At doon pinaliwanag natin na hindi lang niya kinreate just general na heaven and earth. Actually, when he went into the details preparing it for mankind, ay kasama ang wisdom. So every part niya. Kaya through wisdom, ay he was able to make, prepare every detail na it became self-sustained, nagsa-cycle lang kanyang system and everything, it's well, because it was done by the wisdom, accompanied by a wisdom. Yan po yung naipaliwanag natin dito sa part ng Proverbs na ito. Ayan. Ayan. Salamat po, Pastor Ram. Before we read ang another question po natin, ay ito lang po ang comment ni mensahe po ni Ma'am Crema. On my way to work, I'll bring Bible Cafe with me to continue listening. Ayan. Maraming salamat po, Ma'am Crema. Ingat po kayo sa inyo pong pagpunta sa trabaho. Ayan, also kay Crystal Gale, hello, welcome to Bible Cafe. I hope you find it interesting watching Bible Cafe. Alright, sige po, moving on to our next question na ibabasahin po sa atin ni Brother Manny. Good. Do you have it with you, Brother Manny, yung mga katanungan po natin kanina? Yes, I have. Dito po kay kapatid na Cory Guevara Uliado. Pastor Ram, ito po yung question po niya. Si kapatid na Cory Guevara Uliado. From my husband, Bro Randy, sabi po niya, sa mga epistle ni Apostle Paul, sa Romans, Corinth, etc. Bakit po sa mga greetings niya, hindi po name mention ang pastors? Instead, he greeted saints, bishops, deacons, and the people of that particular church. Salamat po. Okay. Yeah. All right. Yes. Salamat. Bakit hindi pastor ang ginreet niya? Actually, yes, pastor. Iniwan naman yung ang mga pastors kasi it became the more overseer ng mga churches, lalo na sa panahon natin. And yet, pastor and teachers were mentioned dun sa sevenfold na ministries, di po ba? Simula dun sa apostle, evangelist, prophet, pastor, teacher, andyan sila eh. Fivefolds pala, tama ba, Brother Andy? Meron po, pastor, actually sa ano eh, I think in Ephesians 4, verses 11 na nabanggit po niya dito. Sabi po niya dito, and he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers for the equipping of the saints for the work of the ministry, and so on and so forth po yung mga ano. So dito Apostle actually yung mga house churches at this time, this is now the beginning stage. Halimbawa, sa Rome,
The gospel is just starting. Only those people who came to know, heard ang gospel na taga Rome, na sila yung nagkakatipon dyan. It's not as organized as of yet. Kaya later on sa panahon natin, ito na, nakarating sa atin, ang pastor actually is the main elder ng church. Mm-hmm. Kaya in a given church, we wanna raise elders. Ang elders is sa atin is a junior pastor natin. Lahat ng elders are junior pastors. That means we wanna expose them kung ano yung activity ng church. We wanna expose them to ano yung ginagawa ng pastor. So habang ikaw ay elder, you're coming to know, you're being discipled kung ano ang ginagawa. Para siyang training. When you are given an eldership position sa church, should be taken advantage or privilege na wow, now para kang ano, nagsishadow ka sa pastor. Mm-hmm. Ang problema, ay elder ka pero you hardly come to church. Mm-hmm. O kaya you're an elder, you only come to a particular service. Oh, matagal yung training. Wala mm-hmm. na ang problema. Mm-hmm. Instead na you can learn the ministry in, sabi natin, in 2 years, or now after 10 years, you still know so little about how to pastor a church. Now, dun sa panahon nila, mga elders ang, it was a pluralistic leadership during the time nung susulat ni Paul ang mga letters such as Book of Romans at Book of Corinthians. Kumbaga, wala pa talagang nagiging main elder sa kanila. And yet, when you read yung mga sulat niya, bawa kay Timothy. Now, Timothy is more knowledgeable. Timothy is more exposed to who Paul is. Kaya nga, pagsulatan niya si Timothy, as if he's talking to a pastor na sa present day natin. Mm-hmm. Hindi na siya one of the many. Kundi, he is actually playing the role of a pastor ng time natin. Well, until today, meron namang mga congregation na or mga fellowships na they call themselves congregationalists. Kumbaga, ang tao ang magdi-decide sa direction ng church. Wala silang shepherd. Sa atin, ang alam natin, meron tayong isang shepherd where God pours the vision and direction and then he ipapasa niya sa mga tao, una sa kanyang mga elders, and then the elders will elders agree dun sa vision na binigay ng Panginoon sa elder. This is the norm lang po ito, no? Mm-hmm. And then yung mga tao will follow along. Kaya may direction. Ang direction ng church sa ating panahon ngayon is what the vision Yahweh gave sa pastor. Pero syempre, iba-iba na mga churches ngayon. May mga church na ang nasusunod yung preference ni pastor, hindi yung vision na galing kay Yahweh. Yes, po. Ayan. Kaya ang mga elder naman, the elders of the church should, when they agree sa vision ng pastor, dapat sila mismo nag-i-implement. They press down, they convince people how well if we will follow the direction ng ating senior pastor being addressed. Hindi dapat yung elder, hindi siya ayon dun sa direksyon ng senior pastor. Kaya magiging, may harmony ngayon ang dating ng church. Dahil everyone is functioning according to sa assigned na position sa kanila. Mm-hmm. Kaya to answer the question, kasi nagsisimula pa lang ngayon, mga house churches yan. Mm-hmm. But eventually, this was passed on to us. Hindi na tayo pluralistic. We are now in a what we call shepherding, ang meron tayong shepherd to every given denomination or given group. Yun ang pinaka local overseer sa entire body. But mas maganda, nag-relate siya ng mga elders na to look after dun sa mga families na too much for him to oversee one by one. Apo. Yun po yung structure noon at structure natin ngayon. How about pastor, yung some pastors are give more importance, like ito na witnessan po natin ito since we're going to Erosin, na yung pastor po doon ay
ang involvement lang po niya ay Sunday lang po, but the yung the days na wala sa church ay ibinibigay niya sa kanyang trabaho sa gobyerno. And ito po yung nakakalungkot, the offering ay hinati po niya 50% yung sa kanya in the church. And ito nga po no, Pastor, yung pinag-uusapan po natin na may mga pastor po na iba na po yung motive, hindi na po yung sa mga tupa po niya yung mapalusog or sa makarating sa righteous ng kanilang buhay po, Pastor Ram. Yes. Oh yes. Maraming klase po 'yan. Maraming klaseng mga nakatalaga nangunguna ng isang church na hindi naman talaga tinawag. Opo. Mas marami yung tinula kaysa sa tinawag. Kaya pag ma-meet mo naman yung taong tinawag talaga as Apostle Paul promotes and describe kung sino si Timothy, what sincerely love after sa welfare ng mga tao. Dapat ganun ang isang pastor, process niya yan. Ang tunay na pastor. Ika on how you can bring them even to the kingdom of God, whatever it takes. Sincere ka eh. Dahil yun ang calling mo. Pagdating naman sa pera, marami po tayong naririnig na kalikuan ng mga pastor when it comes to handling the money. Tama. Itong pastor na tinutukoy mo, hindi man siya so involved kahit nung naging conduct tayo ng inductive, hindi man niya inalam ano yung doktrina natin. Hindi naman niya inalam kung may dala tayong lason sa mga tao or what. Sumilip siya, umalis siya, mag-Sunday, mag-preach siya. Ang offering, 50% siya. Imagine, meron pa nga akong narinig na ang pastor, wala siyang treasurer, wala siyang board, at pag-collect ng pera, pupunta siya sa inner room niya, private room, sasabihin niya, God, sabi niya, paano ito? Paano natin paghatian tong perang to? Talk to me. O kaya, kung wala kang mensahe sa akin, ganito na lang. Ikukunin ko lahat itong na-collect namin and then itatapon ko sa ere. Pag yung gusto mo, kunin mo na lang. Yung lahat ng babaksak sa akin, sasabihin niya. That's worse. That's worse. That is a humor. Pero some pastors are like that. Some pastors, they take the tithes ng church. Yes. 10% ng mga tao. Hindi po ako nagbibiro. They take 10% yung offering that will go sa church. Opo, Pastor. Very essential, Pastor, yung sinabi niyo po na yung may elder na at least kontrolado yung decision making ng church. Ano rin po, Pastor, yung role ng mga deacons, yung specific po na purpose nila? Kasi sometimes, we oftentimes hear yung about sa elders, but how about po yung mga diakono na sinasabi po? Ano yung mga specific purpose po nila? Ang deacon, if you look at the book of Acts, they supposed to get, they're the one that they're dirty. Sila yung, kung tama yung structure, ha? Apo. Tama yung structure. As a carnality, everyone's to become a senior pastor. And they, pag nadudumihan yung kamay mo, you look bad. So you don't want to touch anything na marumi ng kamay mo. Kung ayaw mong maging disciple, at gusto mo lang na ikaw ay apostle, that is evil. Because evil can easily tempt you. Imagine, ayaw mo nang madumihan yung kamay mo, gusto mo nang maging elder, gusto mo nang maging senior pastor. No. Ang deacon, they're the ones that will really gumagi ito sa mga things na physical, hands-on na kailangan gawin sa isang pagtitipon sa isang church. Yan ang gawain ng mga deacons. Deacons are standby manpower by the elders. Yan. Ang mga elders, they should represent who their senior pastor. Hindi po, bawa, meron ka limang elders, limang kanya-kanyang kaisipan, magulo yan. Dapat yung mga, they advocate kung ano yung vision ng senior pastor.
Ayos ang structure pag gano'n. Pastor Ram, when it comes to church governance, in your perspective, ano po yung masasabi po natin na preferable na ma-suggest natin structure? Kasi meron pong tinatawag na like congregationalist, meron yung, I forgot the other term, yung isang tao lang yung nagru-rule. Yun po, Pastor Ram, ano po yung preferred po natin po doon? Well, tulad dyan sa Pilipinas na ginagalawan natin, right now we have some kind of a democratic structure, a government. And then, you know, we just heard ang federalismo, the program before ours, Sir Errol Dakami, and this person was talking about, it sounds good, federalismo. Kaya, from my heart, I said, I think we can take a chance to see a change ng structure. Mm-hmm. Now, ang problema ay yung mga tao. Okay, yung mga tao. If you have a senior pastor having a vision from Yahweh, not from the influence na na-influence siya, what he should have as a time niya bilang pastor, hindi nanguna yung kanyang ambition, nanguna yung kanyang mga pride, at siya ay he clearly received the vision and he will pursue that all his heart, at meron siyang natitrain na mga tao, at ang mga taong napipili niya into leadership are those who know how to play their role bilang mga elders, that's a good structure. Mm-hmm. Kung naman na congregationalist, kung ang bawat elder are into bawat isa na makes decision, they look after sa kapakanan ng church, and they can compromise here and there sa opinion at view ng bawat isa, maganda rin yung congregationalist. Mm-hmm. It's all about sa mga tao. Ang tao kasi ang problema eh. Bibigyan mo ng absolute power, sabi nga nila, someone, he will absolutely abuse that power. I see. Kaya dapat, unang-una, yung mga taong nakaupo, whether siya ay senior pastor, or siya ay elder, opo, or siya ay deacon, or kung congregational sila, ang mga tao pa rin eh. Mm-hmm. Walang structure that will do as long as nandyan ang mga wrong people possessing or occupying some kind of position sa church. Yes. Ayun, Pastor, how do you find po yung mga churches na parang pinapasa-pasa nila yung governance na isang church niyo, sa lolo, then sa tatay, then sa anak? Mm-hmm. Is it healthy po pagka ganun pa yung sistema? Okay. Pag ganun ay para bang sa kanya na yung church. Parang naging sa kanya na. Mm-hmm. Hindi na Church of Christ. Church of Ram. Church of Ram. Parang may narinig po akong ganyan, Pastor, sa somewhere. This is a big church, actually. I don't have to mention the name. Marami. Pero in somewhere in Georgia. Diyan po yung marami base po nila. Kahit dyan, huwag ka nang lalayo. Marami dyan sa Pilipinas. Hindi naman capable yung mga anak nila to preach. Kasi yung anak nila, wala naman silang calling to preach, but they plug them in para yung control nila manatili sa church. Again, that's under the law. That's under the law. Mm-hmm. That's the old covenant. Yes, opo. Because you think, whatever church, it's because it's your work. Mm-hmm. It's not the work of the Lord. Yes. But if you live under a new covenant, whatever good things happening sa church, it is because of the work of Yahweh. It is not because of the work of the pastor. Mm-hmm. Exactly. Yeah. Alright, salamat po, Pastor Ram. Actually, may sinabi din po, comment si Ma'am Cory Guevara, sabi po niya kanina, importante po pala talaga ang role ng mga elders ng mga church dahil training po pala sa kanila to becoming a pastor. Absolutely. Amen. Po, Mama, yes. Mama Cory, and we appreciate ang inyo pong pag-interact po sa amin for sending us your question. Actually, mayroon po siya. Opo, Pastor Ram. Mayroon pa siyang another. You have it with you, Brother Dennis?
Yeah, I think regarding po dito sa ano, meron po siyang follow-up question actually po, Pastor, dito sa pinag-uusapan natin. Hello, Brother Jonathan Tama. Bacani. Welcome po. And ito po yung follow-up question po niya. Mm-hmm. Pastor, ano po ang basihan ng church or the senior pastor para mag-iisang elder ang brethren sa seniority or tagal niya na po ba sa church or sa effectiveness or activeness niya mm-hmm. sa church? Salamat po. Mm-hmm. Gandang katanungan po ito. Opo. Very good. Yeah, I do like it. Maganda yung wow. tanong. Mm-hmm. Salamat, Sister Corey. Well, kung ibabasa natin muna sa Bible, and then I will say a situation. Sa Bible kasi, ang habilin ni Apostle Paul, is it Timothy or Titus, Brother Andy? Yung wag mo daw ilay hands, wag mo daw ipatong yung kamay mo sa mm-hmm. newly convert. Oh, po, Pastor Ram. Right? More likely, that's Timothy po eh. Timothy, alright. Ang ating binabantayan, pag bagong convert yung tao, kasi sa naman kasi, pag na-born again sa church mo, you have mm-hmm. to give him time. Pero most of the people coming to church, na-born again sila elsewhere, di ba? Mm-hmm. Opo. So that means yung number one, you have to observe the person. Kung siya ay napagkakakitaan siya ng fruit of the Holy and maturity, that is a candidate. Candidate po siya. Mm-hmm. Now, sa Calvary Chapel, nung ako po ay nagsimula dyan, I was holding the Filipino Bible study, and then going to church, ay someone parang ina ako, and they observed me for some time, and then after a while they sent me a letter. They're inviting me to be a deacon ng Calvary Chapel, Las Vegas. And the letter states, now, for the previous months, we've been observing you. Just to let you know that we did not tell you immediately. And so we can continue our accurate observation. Now we are inviting you to be a deacon. Would you lend us your gifts to do a deaconship sa church? So okay, I said sure, I'll accept the offer na maging deacon. Mm-hmm. So that means one is deacon pa lang, you observe the person. Okay, imagine I was holding already the largest Bible study sa Calvary Chapel, Las Vegas, and then they hired me to become a deacon, and then from a deacon became a missionary. Ayan, ganun na nga, step by step siya. So we have to observe the people. Yes. Pagkakalitan mo ba sila ng maturity? We're only talking about deacon. Mm-hmm. And yet elder is much, much greater than a deacon. We have to be careful mm-hmm. Selecting elder, because elder is your representative. Because sa Calvary Chapel, Baguio, if any of the elders behave or talk unwisely that Pastor Ram is not represented, I will question that elder. Elder ka na eh. You are one step away from becoming a pastor, even a senior pastor. Kaya ganun po natin dapat ibinibigay yung kinds of requirement when picking an elder. Mm-hmm. Yan. Maraming salamat po, Pastor Ram, sa kapaliwanagan po na iyan. And napakagandang pag-uusap nga po ang mga napag-usapan po natin sa gabing ito. Different mm-hmm. subjects na ano po, regarding kanina, yes. Yung sa how we raise our children, sa environment na in-expose po natin sila. Yes. And until dito po sa last natin na napag-usapan, kung paano nga po ang pagpili sa isang elder or deacon na does it really matter yung kanyang edad or like dito po sa katanungan ni Ma'am Corey, and hopefully Ma'am Corey ay nakapagbigay po ito ng kapaliwanagan sa inyo pong isipan, at ganoon na rin po sa ating mga kapatiran na nagpadala ng kanilang mga katanungan. Maraming salamat po. At nawa ay sundan niyo po ang ating episode sa araw po ng bukas. Mm-hmm. Ano po, para
marami po tayong pag-usapan. As Pastor Ram says kanina, or said kanina, this is a Bible Kape family. At nawa ay sundan niyo po tomorrow ang ating pag-aaralan, Proverbs chapter 10, beginning verse 8. Ayan, if there are some of you na gusto niyo pong magbasa ahead of time, maganda rin po yun para... Para sabay-sabay po tayo, say we are on the same page, at kung may mga katanungan ay atin pong may address. Pansamantala po, kami magpapaalam sa mga oras po na ito dito sa Pilipinas. It's almost 11 o'clock in the midnight. Pero tayo po ay mayroong kagalakan na nagpapagamit sa Panginoon. Marami po tayong natututunan. Si Brother Andy po ito, again, nagpapaalala po sa atin that we, man, shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. Once again, si Brother Manny po ito na nagpapasalamat din sa inyo na nakinig at nanood sa episode po na ito. At nawa ay sa tulong ng Panginoon ay ang salitang ng Diyos na napakinggan nyo ay ito rin ang mangusap sa inyong buhay. Kung kayo pa po ay wala pa pong relasyon sa kay Panginoong Yeshua. Mm-hmm. Ano po, magandang gabi at maraming salamat po. Ayan, thank you so much for being with us with the whole duration po ng program ng Bible Cafe. If you happen to miss the first part ng program, you can always watch the replays over sa YouTube. So, tag nila po, Bible Cafe. Yeah, so continue to share the good news by sharing it to your friends, loved ones, and even relatives here and even sa abroad. Maraming salamat po, and may the Lord bless us all. Tomorrow po, babasahin natin yung two questions na hindi po natin nabasa tonight from Ma'am Rosanna Sanz and Ma'am Crema. Lord willing po, pag-uusapan po natin sa araw ng bukas. Yan. Okay. Salamat, Brother Andy, Brother Manny, Brother Dennis. Salamat sa inyong labor dyan. Actually, as two families from here sa US decided to bless you guys, kaya siguro tomorrow I will send a love gift coming from them. Ayan, maraming salamat po. So yung mga viewers of the day, you wanna bless the crew, welcome na welcome po. At kanina we had some time na nakausap tayo ni Sir Errol, and he will isama tayo sa kanilang mga plano, mga kasi may mga other channels, na TV channels. Mm-hmm. Na may TV channel pala that is a simulcast yung kanyang program, and he can ask our opinion or kung ano yung ideas, na who knows, bakit pati ang Bible ka simulcasted somewhere, sa either sa TV or sa radio, sometime in a distant future. And so, every Friday, may salo-salo, pag-uusap na mako-compose yan to better at to widen pa ang maabot ng program na ito. Iyan ang Kamaong Asero. Ayan, isa pang program na tayo na-educate sa current situation ng Pilipinas. Okay. And, if you wanna bless ang Bible Cafe program, you can always let us know, and to make sure yan ay mag sa meeting yung mga pamasahe o kung ano man yung gusto nyong gawin namin sa inyo pong ipapadalang love gift. But again, salamat po sa dalawang families. You know who you are. At we are so hesitant to mention your name online just because of we don't want to rob the reward of Yahweh sa inyo. Because mapaparana lang kayo ng mga tao, and yet sa ating Panginoon, sabi nga, the Pharisees, if you receive the reward from the people, then you have no more reward from me. Mas maganda, si Yahweh na magre-reward sa atin. Amen. Ayan, salamat po. And again, kanina ang ating pong inaral na proverb ay Proverbs chapter 10 verses 1 to 7. Mainly, ang ating pong napag-usapan kanina ay yung taong well sa kanyang mother, sa kanyang tatay, father, or kung hindi man siya well. Pag siya ay maayos, magaglad ang ama. Kasi
mas matagal na mag-glad ang ama sa anak, ang mother, madali yang mag-glad. Makita lang niya yung anak niya, glad na siya. wala pa siyang ginagawa. Ngayon, ang ating idea, let's be glad. At nabiging glad ang buhay natin, lalo na sa ating father. Di ba? Ngayon, wag tayong maging grief naman sa kanila. Hindi, let us learn how to listen, to obey. We want to, for parents, masaya sila, glad sila sa ating buhay. No, not necessarily. We work hard to die, bringing money sa kanila. Not necessarily. Be a good son or be a good daughter sa kanila. Pag may opportunity na you can make some money so you can spend sa winter time, you do that also. Dahil wala pong pupuntahan ng taong tamad. And pagdating naman sa righteous, for us to remain righteous is life in itself. Kasi okay na tayo sa, maayos na po tayo sa buhay na ito. Kung tayo maging righteous until the end, tayo din po ay maayos sa ating amang Diyos. At ang mga tao, when they hear your name, it is something that they wanna remember. Beautiful. Hindi po yung pag marinig nila yung pangalan mo, para kang santo na hindi hinog, na nangaasim yes. ang kanilang mga alaala. Yeah. At pati ikaw nga, yung mong maalaala nila yung kalokohan at kung paano mo sila niloko, ginulang, and everything. At ang isang righteous, pag siya po ay mag-isip yung wellness ng kanyang kapwa. Amen. Kaya ganun po siya nagpaplano, ganun po siya magsalita. Pero ang wicked, nako, mangyayari yung paghigante, yung mga paninira, o yung even sa pagpatay. Maririnig ang kaisipan dun sa lumalabas sa kanyang bibig. And lastly, yung 7, sabi niya, the memory of the righteous is blessed. Mm-hmm. But the name of the wicked will rot. Nawa, ang ating pong mga, pag naririnig ang ating pangalan, nabibless ang mga tao. Whether pastor ka man, o elder ka man, o deacon ka man, o isang average na Christian. Isn't it well? Pag marinig yung pangalan mo, parang, wow, si ano? Sabi nila. Hindi yung, pag marinig yung pangalan mo, si ano? Okay. It doesn't matter. Nagbabasa ka ng Bible, o nag-a-attend ka ng church, kung ano man ang position mo sa church, pag gano'n ang dating mo sa mga tao, I think there are a lot of things to improve and a lot of things to bring to Yahweh para masunog yan. I-pour natin yung mga ganong klaseng unnecessary na character ng isang Kristiyano. Yung naging proverb natin kanina. Salamat po. Until tomorrow, kita-kita po tayo dito sa Bible Cafe. As we always say, mabuhay po tayo sa pangalan po ng ating Panginoong Yahweh. Everyone, Shalom. 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 Yahweh telling people his 7 feasts. Therefore, hear me now, my children, and do not depart from the words of my mouth. There is no longer Jews or Gentiles. We are all in this one fold because we entered through our belief. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. The Bible is teaching us about the urgency of time. Sa pagtanggap kay Kristo na siyang tagapagligtas,